ka masyadong gumilid diyan, baka matibag. Sa ano? Ilog? Sa bundok? Kapchat, I shall return. Kapchat, may lakad po tayo ngayon. Meron po kami kasing sasadyain dito sa bandang Pag-asa, Kapchat. At sana wag mo nang bumuhos malakas na ulan kasi pasulpot-sulpot. Ngayon naman po, walang ulan. Bumibili lang si Kakabsot ng ating ngangatayin habang nagbabiyahe. Kasi medyo malayo ito, Kakabsot, mga isang oras po yung biyahe natin. Yan po si Kakabsot, bumibili ng ating merienda. Di ba po tayo nag-almusal, Kakabsot, at pagkagising kanina ay bumili ulit tayo ng pagkain ng manok tapos dinala sa farm. Ano to, de? Yung kulay yellow. Egg nook. Kakabsot, nandito na tayo sa bandang Turawan at yan o, baha pala dito, oh. Ibig sabihin, nung malakas ang ulan, malalim to kasi, sabi ni Uncle Tobias, yung dinadaanan natin na papunta ng Pag-asa. Gantuhod daw yung tubig nung time na nasa lubong natin sila. Uy, bumaga ang tubig galing sa bundok, oh. Bumaba. Sila Atay Carlos, hindi daw nakababa ng bundok kasi yung ilog malalim, hindi sila makatawid. Sabi ko, paano pagkain nila tatay mo doon? Kung ano yung mayroon daw doon, gabi, kamuting kahoy. Eh wala pa naman silang kamuting kahoy ngayon doon. Madahon-dahon. Pagka nag-init-init Kapsat, pag wala ng pagyo, babalikan natin si Lolo kasi meron tayong gagawin sa kanyang kubo. Yung napag-usapan namin nakaraan, babalik po tayo sa kanila. Tsaka dito kay Latay Carlos, hinihintay lang kasi natin silang matapos dun sa kaingin nila, Kapsat. Di kasi tayo makaakyat dun lagi. Kasi nga po medyo malayo at saka mataas. Nahirapan po akong makyat. Kaya sabi ko, hintayin na lang natin sila na bumaba at magtatanim yata dito sa may lupa, dito sa malapit sa bahay nila. Tsaka po doon kay Lolo. Kapsat, oh, bumabot yung tubig hanggang dito tapos ang daming mga naanod na kahoy. Ay na. Dati ang tubig hanggang dyan lang sa may gilid dyan eh. Ngayon umabot na dun, oh. Wala. Malakas talaga itong bagyo na ito, Kapsat. Klase. Tignan nyo, Kapsat, oh. Daw, inaanod daw yung ano yung ginagawa nilang harang sa tabi ng ilog, ewan ko lang Kapsat, tapos umanod yung mga lupa na sumasama sa tubig galing sa bundok. Ano ba tawag? Di naman landslide pero yun nga, sumasama yung mga bato sa tubig. Ito daw, sabi ni Uncle Tobias, nung umuwi sila, nung nakita natin, baha daw po dito hanggang doon sa may malapit sa kalamansian. Puno daw po ng tubig hanggang tuhod daw. Malalim. Tapos ang loob nito, bis, magbiyahe eh. Ito yung ano, nag-landslide. Oh, ayan yung lupa, oh. Tandahan lang, Kapsot. Ayan, tignan nyo, Kapsot, oh. Nag-bistulang ilog ang gilid ng bundok. Tapos yung lupa ay ano to? Landslide? Oo, pinuhos. Lumusot yung lupa. Unti-unti yan. Ito daw kasi yung bumaha kakabsat eh. Sabi ni Tobias, hanggang tuhod daw yung tubig dito. Sabi niya, nung dumaan sila, itong lugar na to. Bagto ang tawag nila dito eh. Yan po yung epekto ng bagyong Egay. Ng
landas. Oops, lalim. Yan ang baha. Malalim din yung baha dito, Nod, eh. Cubs at ilog na po kasi yan. Yung mga nakita namin sa post na itong lugar na to kinakainan ng ilog. Yung mga palay, naaanod po. Ala, yung mga tanim. Kawawa baga sila, Cubs at, kasi ang laki ng ginaso sa pagpapatanim, sa pag-aalaga. Yung kubo, oh, ala, naaanod. Kasi ang daan ka, Cubs at, dati dyan talaga sa lugar na yan. Dahil sa tagal ng panahon na laging may bagyo, taon-taon na may bagyo, umano, umusog na umusog pa ganito yung daan. Ito, itong daan na to talagang nasa looban na to, eh. Dati, itong kabahayan na to, Kabsat. Yan ang ilog. Ito yung nakita natin dati na ginagawa, Kabsat. Yan, pakita ko sa inyo. As in, para na siyang dagat, oh. Grabe yung kinain ng... dati dyan sa may gilid sa kaliwang side, Cubs, at kasi yung sinasaka nila naubos na ng ilog. Ito hindi naman umasok itong gilid ang natira. Ito masyadong gumilid diya, baka matibag. Ayun, no? Po ang itsura dito, Cubs, at yan po kasi hinarang para hindi na umusog dito yung ilog, kaya naglagay sila ng ganyan. Tsaka diretso rin yan sa patubig. Kaso lang, Cubs, ito, kitang kita mo na yung tubig pag nandito ka. Dati hindi makikita yan. Malalim talaga. Kaya nagpunta kami, Cubs, para masigurado kung totoo yung balita. Nagbabaan ang ano, ang mga pareha. Kasi kakabsat, dapat may outreach tayo kay na ano, Rostom, eh dahil nga nagbabagyo, hindi po tayo natuloy. Talagang taggutong ngayong panahon na to, Kakabsat, nagbababaan po yung mga katutubo. Sinasamantala nila kapag kawala ng ulan, bababa sila, naghanap sila ng pagkain. Yan natin, sarang ba yan? Ay oo, hinarangan na para walang dumaan. Ito, Kakabsat, yan dati dyan kami dumadaan. Ngayon hinarangan na nila kasi para wala nang dumaan. Kasi nga siguro tibag na yung lupa. Tignan mo din. Sige pa, urong ka pa konti. Wala na. Hindi na makikita. Ayan yun yung daan na papunta sa ilog. Oh. Wala na. Ayun, doon. Ayun o. Oh. Yun yung mayroong mga ano, tanim na punla ng palay. Yan pala yung sinasabi nila. Yun po yung ilog, yan yung nakita namin sa posyatan na ano, na kinain ng ilog. Yan. Yung mga palayan nila na pinagtatalukan, no? Ito po yung ano, Kabsat, oh. Karugtong ng, saan ba yung dinaanan natin kanina, sa Patrick, na ako nag-aulan na po, Kabsat. San Agustin. Tapos yan. Nandun yan. Two down. Sapre. Oh, ya po. Ito naman po, Kabsat, ang pandurukan. Yan. Naalala nyo na pumupunta tayo dyan papunta sa May Falls. Ito po yon. Siguro malalim yung tubig nung nakaraan kasi tignan niyo po, Kakabsat, parang dinaanan to ng tubig hanggang dyan. Yan ang pandurukan. Tapos may landslide. Ayun o. Oh. Landslide. Banlik na yan, Kakabsat, na kulay brown o. Oh. Lupang bundok na. Ayun na ulit. Samnay naman tayo, Kakabsat. Nag-uulat, Kakabsat. Yan ang talagang galing sa bundok na tubig. Uy, baha nga ni. Ano nangyari dito?
Ayun o. Ah, galing doon. Sa ano? Ilog? Sa bundok? Sila kuya naglilinis. Kawain sila. Ah, bumaha dito ah, kabsat. Kasi yan o. Mga naanod na kahoy. Tsaka yung mga bato-bato. Ibig sabihin talaga, nung time na nag-start yung ulan na malakas, diyan tayo binaha dito sa lugar na to, kabsat. Tsaka dun sa Sablayan. Tsaka sa bayan pala. Sablayan pa rin po ito. Paglagpas diyan kay Lati Milit, Santa Cruz na po kasi. Ito naman, parang na siyang ano, ilog din. Lala, kawawa yung mga ano, tanim ng mga ano. Musong tayo? Sige, tanim ng mga kakabsat. O, oh, naging ilog na yung palayan nila. Lay, tapos ito kabsat. Landslide naman to. Banlik, naanad yung mga banlik. Galing po yan sa mga bundok. Lalim din pala dito kabsat. Tapos ito, ilog na. Yung palayan. Kinain ng tubig ang mga palayan ng ating kakabsat na nagsasaka. Ang lakas ng tubig galing sa bundok ah. Oo, galing sa tubig din, galing sa bundok. Yan po ay tubig galing sa bundok. Kaya pag pinutol ang puno, wala nang sisipsip sa mga baha. Lalo na pag naulan yan, malakas yan. Malakas yan. Ngayon huminto na, medyo malakas. Paano pa kaya nung umuulan? Daming kahoy. May mga naanod na kahoy siguro. Ilog po kasi yan kabsat ng bundok. May daanan talaga ng tubig yung ano, bundok. Ito pong sitwasyon ngayon dito sa ilog ng Amnay. Ayan. Medyo malalim. Dito lang naman sa party na to, kabsat. Hindi nakababa yung mga nakatira sa alak. Kitan nyo ni. Lakas naman ang alon. Lakas ng ano, no? Alon. Gandun yan. Kakahilo yung tubig. Parang dagat eh. Ayan o. Tayo ng bayan kakabsat at katakot yung mga ano naman baka tayo abutan pa ng baha dyan. Landslide, tara na. Suy! Madulas. Upad na kasi kakabsat yung mga tubig tsaka yung ulan. Kaya ito po yung update sa araw na ito kakabsat. Ayan. Ah, ano pala to? Ilog di. Ibig sabihin malalim. Ilog. Umapaw yung ilog. Maglinis na sa kanal. Oo. Malinis kasi yung tubig. Malinis nga kasi galing sa bundok. Kadami man din ano ngayon, yung mountain crab. Yung mga alimango sa mga bundok, sa buhuan. Kakabsat, kakarating lang natin ng farm at ang lakas pa rin po ng bagyo. Pasulput-sulput siya. Good morning nga po pala sa lahat, sa kakabsat natin. May bisita po tayo mga kakabsat. Nakita niyo po ito. Ayan, ang ating bisita, naghuhugas ng plato. Bagong gupit pa yan. Tinan niya ang pogi. Uncle, kamustahin mo naman mga kabsat? Ayan pala. Ha? Gusto mo mga kabsat? Ang tagal mong umano eh. Ayan pala. Bakasyon eh. Ano nangyari ba ito? Ano uncle, ang plano? Ano pala? Babalik na naman daw siya kabsat bukas sa magsaysay. Ewan pa kay uncle. Alam na, nagabagyo, nagabiyahe. Mag-asawa ka na, uncle?
Yung puti yung pag-usapan puti. Ha? Pag-usapan po. Pag-uusapan? Pero seryoso ka na talaga? Ano daw? Kung naman pa hindi eh. Kailan mag-uusap? Mag-uusap. Bukas nga puti, pag napunta na kayo. Asan ba si Manilin? At susunduin mo? Hindi puti, magpunta kami doon. Ah, pupunta kayo doon? Sinong kasama mo si Lolo? Ah, maghamanhikan ka na? Ay, Diyos ko Lord! Jesus Christ, Uncle! Seryoso ka? Seryoso ka, Uncle? Ano ba 'te? Talagang mag-aasawa ka na? Ano sabi naman ng Manny? Oh, no. Ako naman? Parang na-miss mo sa kusina namin. Ha? Miss niya yung kusina. Siya kasi taga-hugas din. Paano na yung dalawang anak mo dito sa farm pag mag-aasawa ka na, Uncle? Babalik ang tiyo. Ha? Babalik ang tiyo. Pero pagka nagkasundo, doon ka na sa magsaysay ka na. Alam po, tiyo. Alaman ang bata. Sino ang bata? Pumayat ka man, Uncle. Nasubrang ka. Alaman sino ang bata. Na-miss ka daw ng mga kabsat katagal mo. Hindi nagpakita. At may kasalanan ka sa akin. Yan nga, tiyang ano eh. Ba't di ka nag-uwi nung Sabado? Yung motor ko po din, dito po. Ha? Dito na po yung tatay niya. Kaya hindi po ako nakauwi. Ba, may truck tayo ah. Dinala ng tatay ni Manili yung motor. Nagpapunta ka niya ito. Anong araw yun nagdala? Parang ilis po din. Tapos nagpunta doon ng linggo. Dito na po. Eh, di sana chinat mo kami eh. Tinex mo kami wala na... Wala nung nag-ring po ka, nag-ring po te. Nagbili po ako ng bigas. Ayun, nakamotor po ako. Dito nga sagot. Ano naman ang masasabi niyo, mga anak niya? Malalasa natin. Ha? Malalasa natin. Nag-aalala kayo kay Uncle? Wala na dito. Oo nga, malungkot na daw sila. Ikaw naman, Conrad, ano masasabi mo sa tatay mo? Nag-aalala din po. Kaya gaya naman to. Uy, Uncle Tobias. Saan ka na magkatrabaho, Uncle? Bukid. Baka bukid ka eh. Ha? Magbubukid ka na lang? Paano nang buhay natin yan? Hindi ka na mag-aaral? Talagang hindi mo isusuko si Manilin. Baka po eh. In love ka talaga kay Manilin, Uncle. Talagang hindi mo siya kayang iwanan. Paano pag ikaw iniwan ni Manilin? May kasunduan na po, te. May kasunduan na, hindi na pwede maghiwalay. Parang pumugi si Tobias, ha? Ay, may junior na, Uncle. Muntik lang. Muntik lang? Uncle, alam mo bang pinapawi ka namin? Hinampas-hampas namin yung damit mo. Anong nararamdaman mo nun? Wala na po. Wala? Hindi effective? Hindi epektibo? Hindi ka parang nakakaramdam na uwi na papauwi na ako, ganun? Wala na po. Wala? Hindi epektibo kay Uncle? Sabi namin ay napikot na yata si Uncle Tobias. Nagtanan na. Nag-usap kami ni Uncle Kakabsat. Ang mangyayari kasi pagbalik nila bukas ng magsaysay kasama si Lolo ay mag... Parang pamanhikan ba, Kabsat? Kapag nagkasundo sa pamamanhikan nila, ay diretso sa kasalan na sila. Magkakasundo para sa kasal. Ayun. Sabi naman ni Uncle, kahit na may asawa na siya, ay babalik pa rin siya dito sa atin. Parang kumbaga, wala nang makakaagaw kay Manilin kasi kasal na. O, di iwan-iwanan niya na. Ayun ang mangyayari. Ikakasal ka na! Talagang binakura na ni Uncle para wala nang kawala. Pero babalik at babalik pa rin naman si Uncle. Yun nga lang, hindi na kagaya dati na full time. Ano na siya? Doon kay Manilin, dito, uwi, ganyan. Yun lang. Kung saan ka masaya, Uncle, suportahan ka na lang namin. Ano? Ha? Napapaiyak ka naman na, Uncle. Hindi, magabalik yan. Si Lolo nagulat sa sinabi mo. Nung... Nagulat nga po siya. Anong sabi ni Lolo? Sabi niya, tag-ulan ngayon. Anong connection ng tag-ulan? Ibig sabihin tag-hirap. May hirap ang buhay pag tag-ulan. O tapos, sama daw siya. Sama siya? Hindi ka naman pinagalitan nung uwi ka. Wala na akong pala.
basang-basa ka nung uwi ka eh. Kalagaw niya, patayin na ako din. Kahit natin, hindi ako kumakasagot siya. Alam mo ba kami rin, iniisip namin ano nang nangyari sa'yo. Tapos, ang naisip namin, pumunta ng magsaysay, ipapaskil na namin yung litrato mo at mananawagan na kami. Sabi ni Conrad Tay, baka si Uncle at si Manilin bumalik. Eh, hindi rin nagre-reply si Manilin kay kuya mo eh. Tapos ang ginawa namin, hinampas-hampas namin yung damit mo sa mga poste. Sabi mo, uwi ka na, Tobias! Ayun pala naman. Dinala pala yung motor niya ng tatay ni Manilin dito sa Blayan. Tapos Linggo na bumalik. Di na siya naka-attend ng graduation. Ay, dapat Linggo. Kung Linggo sila bumalik, Linggo, dapat nagbiyahe ka na rin. Ha? Dapat sinabi mo, tatay, may graduation ako ng Lunes, dapat makabalik yan kayo. Yan yung sabi namin sa akin. Sabi niya, doon lang kami sa magkasasya. Nagdiretso na dito. Boys, anong message nyo naman kay Uncle at ikakasal na siya? Kasi, sana Uncle, magpakasaya ka at magparami ng junior. Para may kapatid na ako. Tatay nila. Ikaw naman, Kuya Rosette, anong mensahe mo? Ano lang po, Tay? Ano? Ay, magpakarami sila. Magpakarami sila? Dadami si Tobias. Anong regalo niyo sa kasal ni Uncle? Ano lang po, Tay? Itlog. Yan lang po meron kami. Ikaw, Conrad? Santarina. Hakata. Hakata, sardinas. Baluti mo daw, Conrad. Parito. Ikaw talaga kayo. Wala, kasal ng Uncle natin. Yan ang regalo niya. Tumataba si Conrad, oh. Yan, kain ng kain, Conrad. Uncle, alam mo ba, dahil sa pag-alis mo ng matagal, yung manok mong binili kay Kuya Ani, nakawala. Nanganap ka siguro. Lumayas ang amo, lumayas din yung manok. Hindi mo natanggalan ang balahibo sa kilig-kilig. Wala na. Di sana, bit-bit mo yung manok, papunta kay Lamanilin. Wala, naglipad na. Hindi niya na nakita. Yan na si T, yung panghanda sana. Yun na sana ang panghanda nila sa pamanhikan bukas na. Oh. Anong handa niyo sa manhikan niyo bukas? Ang putin mga giti ko. Kaya ba niyo ano yun, sa dino? Uncle, huwag mo ubusin yung baon mo, ha? Huwag mo motor ka. Tapos, saan niya, iniiwan yung motor? Diyan sa mga tagalog. Sa ibaba. Tapos lakad, buntok. Gano'ng katagal? Gano'ng lakad? Isang oras ka. Invited daw po tayo sa kasal ni Uncle Tobias Kakabsat. Hey! Maraming kaya kang handa? Mag-ano tayo? Pansit Uncle? Baka isang baka, Tay. Isang baka? Isang baka ano? Baka. Tatayo, day yung baka. Si Uncle po ay aalis ulit Kabsat, kaya hindi ko alam kung kailan ulit natin siya makikita sa vlog, makasama sa vlog. Pero pag nagkasundo naman sila, Uncle, pag nagkasundo kayo ng pamanhikan bukas, doon ka pa rin? Ano ba ang pinag-usap? Baka babalik po dito din. Babalik ka. Tapos, kailan ka ulit babalik doon? Ano? Ipoplano na. Ah, dito ka ulit sa amin. Sige. Sana hindi matuloy yung manhikan. Itigil ang kasal! Itigil! Tayo nakabsat, may lakad po tayo kasi. O, anong Uncle, ingat ka na lang sa biyahe, ha? Kayo ni Lolo, salamat sa pagbisita. Balik ka, ha? Kapchat, I shall return. Pare, I shall return daw. Sige na, Uncle, bye-bye. Salamat. See you.